Ayan, hello everyone. Magandang Monday sa inyong lahat. Ako si Mary Grace Stein at nandito ako sa Okinawa, Japan, kung nakikita nyo ang beach nasa likod ko. At nandito ang ating mga beautiful mommies dyan sa Philippines. Andito si Miss Carol Marin at saka si Miss Suiza Sheila Reyes at saka nandito din si Miss Susan Belmonte. So nandito sila sa nasa Philippines kayo lahat, di ba? All right. So today, pakilala muna natin ang ating mga beautiful mommies. All right. Start tayo kay Miss Carol. Go ahead, Miss Carol, introduce yourself. Yes. Hi, I'm Carol Marin. I'm an entrepreneur from Las Piñas City. Ayan, nasa Las Piñas. Diyan din ako tumira dati sa Las Piñas. Malapit yan sa airport, di ba? So magandang lugar sa Las Piñas. And then next, Miss Suiza Sheila Reyes. Go ahead. Yes, good morning. Suiza Sheila Reyes. Ako naman po nandito sa Las Piñas. So neighborhood lang din kami ni Miss Carol. So isang financial educator and isang full-time housewife na rin, di ba? So thank you. All right. Thank you, Miss Sheila. And then next is Miss Susan. Hello, good afternoon po, no? So I'm Susan Christie Delavina Belmonte, also a financial educator slash a freelance consultant researcher, and I'm here dito sa Pasig with 3 children, okay? Yan, no? So nakita natin mga mommies. Ako lang po ang ano, mommy na walang anak. Mommy na walang anak. Mommy ng marami. All right. So ako rin ay isang life coach ng John Maxwell at then dito rin sa IMG, isang financial educator. So tayo is nandito today para magchismisan po tayo. Tingnan natin anong mga balita ngayon. Alright? Ayan, may bagyo ba dyan? May bagyo dyan sa Philippines? Meron? Yes, bandang ano, bandang Mindanao, pero super init dito sa Kamaynilaan. Grabe. Ang lagkit. Ang lagkit, pero sige lang, ganun talaga. Eh dalawang season lang tayo meron sa Pilipinas eh. Kaya go lang. Enjoy the weather, enjoy the sunshine, 'di ba? Yes. Yeah, so, back to you, Miss Grace. Hindi tayo gano'n na bagyo, no? Diyan, sabi, mahangin lang daw sa Bicol. Mahangin at medyo maulan, pero okay naman daw. So, talagang, kumbaga, protected din tayo sa ating mga prayers, no? So, today, ang ating topic, ito, si kahapon, kanina nagka-chat kami ni Miss Carol at sabi niya is galing siya sa isang lesson, no? Online ba yun, Miss Carol? Yes, online kay... Kichinkitan, no? So, ayan. Sabi ko, magandang topic yan na pwede nating ma-share, lalo na sa mga mommies, no? Kasi katulad Kichinkitan, talagang tinuturo niya how to save, no? So, isa rin yan sa mga ginagawa natin dito as, financial educator, no? So, tayo ay, hindi naman tayo mga professional, but we have experience na pwede nating ma-share, no? At mahilig naman tayo mag-aral. At yan si Miss Susan, teacher din, di ba? So, okay. Today, tanungin natin ang bawat isa kung bakit kailangan natin na mag-aral, no? So, why do we need to learn? Why do we need to learn? Ano bang ba't natin pang kailangan mag-aral? Eh marami namang nakatapos na, 'di ba? Professional na, nagbe-business na. So halos lahat tayo dito mga entrepreneur, eh kailangan pa bang mag-aral? Eh may nagtatrabaho na nga, sumisweldo na nga, may kita na nga, may income na, 'di ba? So bakit kaya kailangan nating mag-aral? Ano pa yung kailangan nating gawin, no? Ano pa yung kulang at mag-aaral pa tayo? So can we get some insight naman galing sa... Okay, start natin kay Miss Carol. Miss Carol, bakit mo naisipan na mag-attend ng lesson ni Mr. Chinkitan? Hi, Grace.
Ako sa business ko, 12 to 13 years na yata akong doing business online. Actually, since high school, nagbi-business na ako. Pero kahit matagal ko na siyang ginagawa, marami pa rin akong mga hindi alam gawin. Like, ngayon, ang business is through online na, di ba? So, kailangan natin aralin. Kasi sabi nga ni Chinky San, kapag ang business mo daw is hindi na through online during this pandemic, hindi na mag-boom ang business mo. Mawawala na lang ito. Kasi sino na bang pumupunta sa malls? Wala na. Wala namang nagbibigay ng mga flyers na sa labas. Diba? Dahil bawal. So, lahat talaga ngayon ng tao, makikita mo hawak ang cellphone, nasa laptop. So, ito ang kailangan kong aralin kung paano maa-attract ang customers ko. Yung mga targeted customers ko sa aking Facebook page, sa aking social media account. So, kailangan kong malaman through other professionals, yung mga experts, kung paano nila ma-help ang aking business. Lalo ngayong pandemic. Yun. Ayan. So, kailangan so more on doon ka sa pag- yes. Use the social media. Yes. Okay. So kasi yun ang kailangan talaga natin ngayon aralin, lalo na tayong mga mamis na busy with some other things. So, kailangan din multitasking tayo kahit gumagawa tayo ng ating mga household chores, nagbi-business rin tayo, which is through social media na napakadali naman na ngayon. So, meron pa akong isang tanong sa'yo, Miss Carol. Ano yung isang take away mo na natutunan dun sa lesson ni Mr. Chinkita na pwede natin i-share sa ating mga kababayan today na nakikinig? Marami siyang na-share kahapon, hindi lang sa mga pagbi-business. Pero ang pinaka-nagustuhan ko is yung mag-save ka. At least 20% of your income, save mo. Huwag lahat gastusin. Kasi di ba ngayon, maski noon pa man, ang usually practice natin mga Pinoy, one day millionaire tayo kapag nakakuha ng sweldo or kumita, gastos lahat, bilhin ng kung anong mga gusto natin. So, dapat daw doon is 20% pa lang sinisave mo. Actually, noon ko pa siya ginagawa at yun talaga ang lagi kong sinishare sa lahat ng mga nakakausap ko about businesses. Na-share ko rin po kay Sheila before na ganun talaga ang ginagawa ko. Actually, ang ginagawa ko, out of 100%, 10% doon, pinatago ko na as tithe I give to sa church. Talagang yun na ang gawain ko. Then 20%, yun yung sinisave ko either sa bank or investment. So actually 30% ang total na, so 70% na lang yung panggastos ko everyday. Kasama na din yung mga emergency fund, lahat-lahat na. Yun yung Napakaganda talaga, nasusundan mo, nakakatuwa, no? So ito talagang narinig ko na rin to ito rin talagang tinuturo ni Bo Sanchez din, no? So, talagang yes, oh yes, kay Bo. Oo, no? Talagang maganda. So yan yung talagang pag take mo ng lesson, marami kang natutunan, but yan talaga yung talagang may impact, no? Yes. Ayan. So, ito, isa to sa talagang kailangan nating gawin. So, napakagandang lesson to na alam na natin pero hindi natin na isasagawa. Pero napakaganda ng nagagawa mo, Miss Carol, kasi noon pa talagang ginagawa mo na at ngayon parang na-double na talagang tama pala. Kumbaga tama yung ginagawa mo. No, na-prove mo, no? Na kahit yung mga specialist, talagang yun pala talagang tinuturo. Yeah. Alright, so thank you. And then, how about Miss Sheila naman? So, why do we need to learn? Ano yung, bakit mo kailangan mag-aral? Bakit tayo nag-aaral? Ano yung main na reason? Naka-mute ka. Naka-mute ka, Miss Sheila. Ayan, alright. Sound check.
Hello. good morning again, no? So yes, kasi sabi nga nung mga kabataan pa natin, mag-aral ka kasi yan ang tanging asset na hindi basta-basta mananakaw kahit nino man, 'di ba? Although medyo hindi nga naman talaga ako nakatapos ng pag-aaral, wala akong natapos na kurso. But of course, sabi nga, wala naman yan sa degree, kung anong natapos mo. Nandun yan sa skills ng tao, di ba? So, ayun, kailangan din talaga kasi mahilig na rin din akong mag-usisa, yung aralin ng sarili, ang tawag doon. So, kasi syempre, kung pagdating kasi sa mga ganyan na like yung paid na kailangan mag-aral, so palibhasa is nandun lang tayo sa saktong level lang. So parang add-on expenses yan. Kaya kung merong mga like mga free, no? Yung mga free na financial education or any seminars dyan na libre naman, eh ginagrab ko po talaga yan. So good thing din. Good thing yan na talagang meron, no? So may common denominator na nandoon nga tayo sa isang magandang vehicle na yon na nagbibigay po talaga ng unlimited na financial education. Kasi sabi nga pag hindi mo magagamit din ang isip natin, parang kung ano-ano na lang ang mapapasok sa isipan natin. Kaya tama din talaga yun, no? At the same time, agree ako doon kay Sis Carol na sa anong larangan, especially ngayon na ito na yung new normal natin, na kailangan talaga naka-align tayo sa online system. Kaya ako, awa naman ng Diyos, blessed ako kasi ang dami kong friendship pagdating sa mga ganyang usapin. So as long as open-minded ka, willing ka magbigay din ng oras mo, syempre at the same time yung passion mo rin syempre na makinig, kasi syempre habang gusto mong matuto, give and take yun, vice versa. So, kailangan din natin i-exercise ang ating kaisipan. thank you. Ayan. Right, so, dun sa pag-aaral mo, Miss Sheila, sa dito nga, sabi mo yung nakukuha mong lahat ng mga opportunity, ginagrab mo. Ano yung number one na take away na natutunan mo na talagang yun yung may big impact sa'yo? Yan, kasi itong ating pinaka main ko rin talaga na nakukuha dito, yung nabuboost mo yung self-confidence mo. Pag may alam ka kasi, ibig sabihin, kaya mo, alam mo yung kahit sino ka dyan, kaya mong sagutin or mas, alam mo yung unang-una yung confidence mo na kaya mong lumibel kahit sino yung pwede mong makausap as long as may idea ka, di ba? So advantage pag talagang walang stop sa pag-aaral. Yun ang isa sa nakukuha ko, sa natutunan ko rin. Yan. Right. That's very good. Thank you, Miss Sheila. How about Miss Susan? So ano naman ang kasi si Miss Susan, 'di ba, teacher before, 'di ba? So yeah. Nagtuturo ka na noon. So ang dami mo nang pinag-aralan, tapos gusto mo pa rin mag-aral, kaya nagle-learn ka pa rin. So why? Anong dahilan at kailangan pang mag-aral ang after mo nang nag-aral, nagtuturo ka na, mag-aaral ka na naman. 'Di ba? And then yung biggest takeaway mo sa ginagawa sa pag-aaral mo ngayon after ng iyong pag-aaral ng college? Oh. Okay. Yes. Ayan, napakaganda ng topic, no? So hindi naman ako education graduate na katulad ng sinasabi nila na pag BSE ed ka, yan, pwede ka magturo. Actually, kahit sino pwede magturo. In fact, nakapagturo ako ng 3 years dahil kinakailangan during that time na nagbakasyon ako sa Kalinga, sa aking hometown. Kulang yung teacher, so pinagbigyan ko lang. Substitute teacher nga lang ng una. Tapos nahiya na ako kasi wala pa ring teacher. So sa akin, siguro masasabi ko, bakit ba natin kailangan mag-aral? Kasi very important talaga yun sa life natin, na kailangan i-improve pa natin yung sarili natin. So sabi ko nga, no, after college, actually, nung iniisip ko, nagtatrabaho ako,
marami ka talagang natututunan on the field, talagang dun sa mga iba't ibang nakakausap mo. And yet, pag ikaw ay nag-attend pa ng iba pang mga technical courses, iba pa rin yung matututunan mo dun sa mga mentors, yung mga nagtuturo. At saka, ano, alam mo, in a way, minsan nagtotalk sila, sasabihin mo sa sarili mo, kasi talaga naman, ay, nabasa ko na yan, pero it's a sort of a reminder to all of us na, naku, nabasa mo na pala, alam mo na pala, bakit hindi mo ina-apply, di ba? Kasi yun yung mga bagay na kailangan nating maintindihan pa. Tsaka yung pag-aaral, wala yan sa edad. Wala yan sa kung ano pa yung natapos mo. Wala yan sa kung ano yung sitwasyon mo sa society natin, whether na hindi mo sasabihin, ay mahirap lang ako, wala akong karapatang mag-enroll sa ganito. Actually, sa panahon ngayon, naku po, napakaswerte na ng lahat ng tao kasi ibinibigay sa atin ng mga libre, may mga free courses. Whereas during those times na hindi pandemic, kailangan mo talagang mag-enroll. Imagine, naalala ko minsan mag-enroll kami, magkano ba yung isang course? 5,000 pataas, depende pa dun sa course na kukunin mo. Pero, ito pa, yung course na yun, yung mga technical courses, minsan 2 oras lang, 1 oras lang. Samantalang ngayon, napakaganda, yayain mo lang yung kaibigan mo, attend ka, 1 hour, free. O sino ba naman ang aayaw kung alam mong makakapag-improve yun sa iyo at marami kang matututunan. Kaya sabi ko nga, ay kahit nakatapos na ako, kahit na ganito na na marami ka ng alam na sinasabi mo, hindi mo alam pag ikaw ay nag-attend itong mga classes na ito, may maidadagdag at may maidadagdag sa brains mo talaga at pwede mo ring ma-share sa ibang tao just like what we're doing dito sa ating campaign at pag-educate din ng mga co-campaigners natin. So yun lang, masarap mag-aral. So yun, siguro ganun talaga yung ano ko. It's very fulfilling din on my part. So yun po, Ma'am Grace, sana lahat tayo matutunan na wala yan sa edad, wala sa sitwasyon natin, at wala yan sa kung anong meron ka. Just keep on studying and learning. So yun, back to you. Okay, so ano yung main na dito sa pag-aaral mo after ng pag-aaral mo before? So ano yung main na isang take away mo talaga na ito yung natutunan ko dito? Sa ngayon kasi, 'di ba, no, ang mostly what I'm teaching right now is more into financial education, 'di ba? So habang nagtuturo ako, and then may time din na talagang aside from teaching, I keep reading din some of my books kasi ang dami ko rin namang mga books. So, ang isa dun sa nakita ko na talagang very important na matutunan natin when it comes to financial education, yung pag ano yung feelings, yung emotions talaga, kasi sinasabi nga eh, kasi favorite author ko to si Robert Kiyosaki, actually yung kanyang Rich Dad Poor Dad na 3 books niya, binili ko talaga. So, sabi kong ganun, ay oo, tama, yung what's the difference between the rich and the poor? So, yung sabi nga nila, yung how they manage their fears. So, yun yung key takeaways ko eh. Kasi talaga naman totoo. Kasi tayo, wala naman tayong kasalanan kung mahirap ka. Or, di ba, pag halimbawa, nag-i-invest ka, tinry mo mag-invest. And then, yun, dahil nga dun sa hindi ka naturuan, minsan, pag ikaw ay natakot na, ayan na, nagkakaroon ka na ng wrong decision in life, minsan sasabihin mo, ay ayoko na, I will give this up, especially if you're investing in stocks and bonds. So, ayoko na, benta ko na yan. So, parang yun yung mga key takeaways ko. So, sana matuto tayo dun sa strategy rin ng mga rich people, how they accumulate wealth, no? Na i-manage natin yung fears natin. Wag tayong maging masyadong emosyonal kasi hindi yun nakakatulong. So, right now, isa yun sa key takeaways ko talaga. At marami pang iba. Kaya lang kasi kung iisa-isahin natin, kulang yung oras. So, yan, Miss Grace. Thank you. So, yun. Talagang madami tayong natututunan. So, ako din, ang isang reason why I learn, no? Kailangan kong mag-studies, unang-una, hindi ako nakapag-aral doon, no? At ang pangarap ko, sabi ko, nung bata pa ako, gusto ko maging teacher. So, 2 ang gusto ko. Sabi ko, maging teacher, tsaka maging isang madre. So,
So, ang nakakatawa, kasi iba yung napuntahan ko, napunta ako sa Japan. So, akala ko ba gusto mo mag-madre, ngayon nandun ka sa Japan. So, anyway, sabi ko, kailangan ko mag-aral para yung mga na-miss ko nung more than 20 years na pag-stay ko sa Japan is mahabol ko. Kumbaga, matutunan ko kahit papano, kahit late. So, yun ang isang, ano, ang isang reason kung bakit ako nag-aral. At ang unang-unang nakita ko kasi, yun nga, sa social media, sabi, pwede nang kumita kahit na sa bahay. Sabing ganun. Ay, paano ba yun? So, ang unang-unang ginawa ko is, nag-open ako ng PayPal. So, kasi, ba't PayPal yung inuna mo? Sabi ko, kasi syempre, kikita daw doon. Saan ko ilalagay yung kita ko? Nag-umpisa na, nauna na yung lalagyan. Hindi pa ako nag-aaral. Then, ang unang-unang lesson na tinay ko is ki Tai Lopez. Kasi nakita ko yung video niya na sabi is nagtinda ng t-shirt yata tapos yung maman. So, sabi ko, ay, aralin ko nga to. So, yun yung na dito pala ang aking takeaway sa mga pag-aaral. Katulad kay John Maxwell, sabi ko, kailangan ko palang i-grow yung sarili ko. To grow, gusto kong makapag-aral ng mabilis na hindi ako nakapag-college. So, gusto kong pwede bang mag-aral nang hindi napapasok ng college pero ang pag-aaralan is parang college na rin. So natutunan ko na dapat pala personal ang aralin. So natutunan ko yung growing myself. So yan yung isang very number one na takeaway ko sa pag-aaral. So ito, learning nga, kailangan talaga. Then itong next question ko is, who will you learn from? Sino ba? Kanino tayo mag-aaral? Kasi syempre, tayo kung nakikita natin, iba-iba yung pinag-aralan natin, no? So, merong gusto kay Robert Kiyosaki, merong kay Chinkitan, di ba? So, si Michelle naman, marami siyang na yung mga opportunity ng free lessons talagang tinitake niya. So, ako naman, ang mga naging teacher ko rin online is si Tai Lopez, yan, si John Maxwell, si Grant Cardone, tapos sino para Robert, yan si Eric Worre. So yan yung mga lessons na tinitake ko. So yan yung mga mentors ko na So ngayon, who will we, ano yung advice ninyo para sa mga nanonood sa atin kung kanino ba dapat mag-aral? Kasi tayo iba-iba yung pinag-aralan natin. So hindi nila alam sino ba ang, kanino ba ako magpapaturo? So yun. So ano yung mga advice nyo? Start tayo kay Miss Carol. Depende kasi ako iba-iba yung mga books na binabasa ko, hindi lang naman lahat about business. Meron din ang una ko talaga nakahiligan sa business and spiritual, mga inspirational, mga relationships. So kapag mga relationships, mga inspirational, number one to si Bo Sanchez, kasi napaka-simple na kanyang mga examples, na kanyang mga sinasabi. Kung baga, nakapag-aral ka man, nakatapos ka man o hindi, magigets mo yung kanyang mga sinasabi. So, halos lahat ng mga books ni Bo Sanchez meron ako. Ipang after that, pinamimigay ko na nga para maka-help doon naman sa iba. Then sa network marketing, pinapakinggan ko ngayon, sinafollow ko sa YouTube si Eric Worre, tulad ng idol mo Grace, saka si Chinkitan. Yon, sila ang mga sinafollow ko ngayon when it comes to mga sa business and network marketing. Ayan, so yan guys, so pagka business and network marketing, so meron na kayong idea, no? So si Chinkitan, si Bo Sanchez, then Eric Worre. So Eric Worre is my yan din ang mentor ko sa network marketing. Okay, how about you Miss Sheila? Sino yung dapat natin maging teacher, no? Maging mentor. Paano sila makakapaghanap? Sino ba dapat para sa akin? Parang ganun. So, any advice? Yes. Ako kasi, personally ha, kumbaga, sa ngayon kasi,
hawak mo na lagi ang cellphone eh, 'di ba? So para maging productive ka, or wag naman yung puro ano na lang, puro likes, susundan natin yung kung sino yung mga nilalike, pina-follow natin. Why not? Follow natin talaga yung gusto natin na maging productive tayo, kasi sa panahon talaga ngayon is maraming 'di ba, pandemic, no? So ibig sabihin, kailangan na wake up call nga natin itong pandemic na 'to eh. So ako kasi ginagrab ko kung ano yung mga napapanood mo, kasi ang dami sa online system, sa YouTube pa lang, ang dami-dami mong pwedeng masundan. Pero syempre, magdidepende din yan sa kakayanan mo. Yes, unang-una si Bo Sanchez talaga. Yung kanyang inspirational pa lang na yung daily, no? Yung full tank daily niya, malaking bagay na rin po yun, kasi kumpleto ricado na, no? From religious to business, di ba? So yung package na rin. So at the same time, madali nga lang talaga, no? Ang bilis lang din sundan nung ano niya, nung kasi really based on the story din kung siya magkuwento. So tapos syempre, no, kung ano yung kahiligan mo, kung ano, kung saan ka fit sa tingin mo, doon ka. Yun yung mga pinipick ko lang, kasi frankly speaking, kung alam natin, pag talagang gusto kong tutukan talaga natin at gustuhin natin i-dig yung another learnings, may kabayaran talaga yan, no? May bayad yan, di ba? Pero sabi ko nga, sa panahon ngayon, pandemic, problema talaga natin yung financially. So why not, no? Para doon, no, sa mga viewers natin na alam natin na can't afford. So yes, let's grab the opportunity, kasi ang dami diyan ng mga pwede nating mapapanood. And then hanap din tayo ng isa sa yung talagang matututukan din tayo, 'di ba? So you, yes, isa din po 'yan sa talaga namang itong parang masasabi ba nating blessing in disguise, kasi talaga namang pagkasabi nga, pag may magsasarang pintuan, may bintanang magbubukas, no? So may mga opportunities talaga na darating. So ito yung maganda rin na natutunan ko at the same time na-encounter ko itong talagang meron at meron talagang magtututok sa'yo. At the same time, punta ka sa mga taong may mga positibong pag-iisip, di ba? Yung iba, yung ma-lift ka naman pataas. Ayun. So yun yung isa sa ano, sa technique ko sa ngayon, 'di ba? So, kaya nga andito, ano, hindi pa si Miss Grace, talagang hindi pa kami nagkita niyan personally, and even si Susan, si Carol kasi is nearby lang kami. So ganyo, ano, san yung be open, kung open ka kasi sa mga opportunities. Ang dami ring mga positive friends na darating sa buhay mo. Kaya marami tayo, 'di ba? So ito yung online system, ito yung powerful system na kahit sa ang sulok ng mundo, marireach out din natin itong mga magiging kaibigan natin or magiging ka-family natin later on. So yun yung isa sa ano ko, sa tekniko, no, na sana ay tularan din tayo sa ibang mga housewife dyan. Yes, thank you, Miss Grace. Right. Thank you, Miss Sheila. Ayan, talagang, nako, marami talagang, ano, marami tayong way, no, na matuto, kahit hindi pala bibili ng mga lessons, no, talagang nandyan, pupuntan lang natin yung mga tao na mahilig mag-aral, mahilig magturo, kasi pwede sila mag-aral, sila lang. Hindi sa atin ituro, di ba? Kasi sa kanila lang yun, binayaran nila yung ibang mga lessons, ba't naman ituturo sa iba, di ba? So, mayroon pala mga tao na talagang gusto rin na mag-share. Alright, how about Miss Susan? So, ano naman yung ano yung advice mo sa kanila? Kung sino ba ang kanilang magiging mentor? So, yung pagiging mentor kasi, no, it's up to you eh. Syempre, kailangang alamin mo ano ba yung gusto mong aralin sa buhay mo. Kasi syempre, sabi nga natin, iba-iba yung hilig natin, iba-iba yung gusto natin. So siguro tayong naririto ngayon, more on the business related, and sabihin natin more on the technical side, pero hindi lahat ng tao yun yung gustong aralin. So let's say, siguro ako na lang, kasi katulad din nila Ma'am Carol, ni Ma'am Sheila, katulad mo, so more into the business side. So
ang talagang tinitignan ko, minsan nag-google ako dyan eh. Dahil sabi nga natin, online na lahat. So, just like the three of you, favorite ko rin panoorin, sila Chinkitan, and then sila Bo Sanchez. Ang dami ko natututunan sa kanila. And aside from that, nakita nyo naman yung wall ko, ang daming libro. So, mahilig talaga akong bumili ng libro even before, even nung college ako hanggang nung nagtrabaho ako. Pero talagang selected, no, yung binibili kong books, more on technical books talaga. Especially pag naka-sale siya, lako, talagang nandyan ako, kulang isang oras sa akin sa mga book sale. So, yung mga librong yun, pwede ka rin naman mag-self-study. Bigyan mo ng panahon na in a day, basa ka lang. Actually, pagdating sa aside kay Bo Sanchez and Chinkitan, gusto ko rin to, si Robert Kiyosaki talaga, favorite author ko. And then si Andrew Tobias, yung book niya, ito napakaganda, oh, the only investment guide you'll ever know. So, lagi ko siyang binabasa. Pero pagdating naman sa personal development, yan, gusto rin natin yan, mga spiritual, dahil talaga naman, no? So I suggest, eto maganda rin, Catherine Galasco Vigoriti, A New You. Ayan, oh, A New You. Words to suit the mind, body, and spirit. Hmm. Title na title pa lang, di ba? So hindi to nawawala sa aking tabi kasi minsan if I need guidance, punta lang ako dito. Pag minsan feeling ko, naku, nagiging bad na yata ako. So I need to check this book para mag-guide din tayo. And then isa pa, kung may talagang gusto kong gawin sa buhay mo, find someone. Ito na yung magpa-mentor ka na alam mong tutulungan ka from beginning till end. So halimbawa, just like ako na lang, syempre isa sa bucket list ko talaga, although nagsusulat ako, isa sa bucket list ko, gusto kong sana and praying na makagawa ako ng book ko. Sino ba naman ang ayaw gumawa ng libro, ba? Diba? Nagsusulat naman ako, pero sometimes sa dami siguro ng ginagawa natin, busy na tayo sa mga bagay-bagay, nawawalan ka na ng time, paano mo susumulan, ano ba yung mga dapat mong gawin. And this kind of book, it's not a technical book. Kasi syempre, gusto ko naman lumayo dun sa ginagawa ko. I want something new. So I want to write something about the culture ng kung saan talaga ako, parang about Cordillera, something like that. Yun yung gusto kong isulat eh. Pero ang dami kasi, ang daming mga practices, ang daming mga beliefs na pag iisa-isahin mo, parang ang hirap simulan. So syempre, so I have this group, meron kasi akong group, aside from the different groups, I have this flow groups. Ito po ay group of writers. So ito, pag kami ay may mga meetings talaga, I join kasi sometimes ito naman po ay not on a technical side. So may mga topics kami na anything under the sun, kung ano yung gusto naming pag-usapan. So from there, natututo ako. And then I have this friend, talaga a very close friend since college, na yun na talaga yung ginagawa niya, writing talaga. So freelancer din siya. So sabi ko one time, friend, sabi ko, Ime, gusto kong, ito yung gustong gawin sa buhay ko. Sana before I die, makasulat. Ay, madali lang yan. Gusto mo i-coach kita? O yun ah, gusto mo i-coach kita? O sure, sabi ko, may time ka pa ba? Ganyan. So, nag-usap kami. So, from time to time, pinadadalhan niya ako ng lesson. So, yun, from time to time, nagpa-practice ako. Imagine, no, nagsusulat ka na, pero you still need to practice. Kasi, if you're going to write a story, kasi, sabi ko nga, not technical, storytelling tong gagawin mo eh. Sometimes you need to write the story na hindi direct, hindi straight. Kailangan mas mapaganda mo pa siya. Kailangan i-describe mo kung paano talaga yung situation. Hindi lang sasabihin mo na somebody died in this, So, dapat, di ba? Kailangan sabihin mo exactly paano siya namatay. Ano yung nangyari. So, yun. So, I find my mentor talaga. Kailangan maghanap ka. Depende nga kung ano yung purpose mo in life. So number one, you can right now, no, number one siguro very in na yung mga online na you can check sa mga online courses, mga free. Number two, you can read books. Yan, may maraming books depending on your appetite, depending kung anong gusto mong basahin. Number three, find the best mentor na talagang iga-guide ka along the way. So yun siguro lang yung advice ko.
Wow, thank you so much, Miss Susan. Ayan, maganda. Isali mo ako dyan sa book writing kasi I'm planning to write a book. Gusto ko magsulat ng libro ng experience ko dito sa Japan. So, sa mga Japayuki, yeah. So, di ba maraming pumunta ng Japan? I live here for 20 years. Ang life ko, 1991 hanggang ngayon, andito pa rin ako sa Japan. So, 6 years lang akong nawala. Punta ako ng Philippines at saka ng Spain. So, talagang mas alam, mas ano, kampante ako dito sa Japan nga kaysa sa Philippines eh. So, I wanna write a book that will help many people para malaman nila kung ano ba talaga yung nandito at ano ang kaibahan. So, isali mo ako dyan. That's very nice. Thank you so much sa mga advices. Ayan, makikita na nila kung paano nila hanapin. Kasi alam ko, everybody wants to learn. Gusto talaga nila. Ang tanong, kanino ba ako magpapaturo? Sino ba yung magtuturo sa akin? So, sabi nga, kung gusto mong maging presidente, magpapaturo ka sa president. Pero ang problema, may time ba yung president para sa'yo? Diba? Gusto mong maging presidente, magpaturo ako kay Donald Trump na presidente siya, no? Pero mahirapan kang pumunta doon kaagad direct sa person na yon dahil super busy yun. Baka hindi yan ang main niya, no? So, you want someone na talagang mag-guide sa'yo along the way. So, yun. Ako yun yung advice ko. So, halimbawa, gusto mong maging presidente, kanino ka una magpaturo? Magpaturo ka muna doon sa magkakapitan pa lang o yung anong tawag doon, counselor pa lang ng barangay. Doon ka muna. Step one. Kasi yun is kabadi-badi mo, kapit-bahay nyo lang yun. Pwede mong kalabitin kahit gabi, uy, turuan mo nga ako nito. Kasi pag dumating ka na dun sa lesson, katulad ng halimbawa, nagpapa-mentor din ako, hindi ko naman sila matawagan talagang anytime. Dapat mag-a-attend ako dun sa lesson nila, no? Kasi pag magpapa-one-on-one ka, siguro ang isang oras, baka, ano, pag pabayarin, or ang isang araw, siguro 500,000 or 1,000,000 pesos para lang sa isang araw mong lesson, no? Kung si... Yeah. Si ano si sa pag nagsasalita nga si ano si sino to si John Maxwell, alam mo ang 90 minutes niya pala kung magkano 6 million mahigit. 90 minutes, 1.5 hours. So siya yung unang speaker ng Junes nung sa networking namin. Ganun pala, mahal lang ano niya. Ngayon ko lang nakita dun sa lesson namin kasi sa mentorship namin sinasabi yung ganun. Ganun pala kamahal. So ngayon kukuha ka ng mentor, manunood ka. Siyempre, matututo ka. Depende sa'yo. Pero kung yung mentor na yan is iwa one-on-one ka niyan, kaya alam super mahal, is talagang matututo ka. So ngayon, saan ka magpapaturo? Baka mamaya, yung ituturo sa'yo, hindi ka makapag-relate kaagad. Diba? Kasi yung level mo at level nung nagtuturo sa'yo, masyadong mahaba. Baka sabihin mo, ay naku, mukhang hindi to kakayanin, hindi kakayanin, di ba? Pero pag nag-umpisa ka pala nagpaturo doon sa medyo malapit lang sa'yo, kapitbahay mo, or yung kabarkada mo, or pinakilala sa'yo ng friend mo, na alam mo na meron ng bagay na gusto mo. So, halimbawa, gusto mo, nag-aaral ka ng, sabi natin kay Robert Kiyosaki, pero ang gusto mo pala is maging healthy, yung body beautiful. Parang nasa ibang ano ka, hanapin mo yung magtuturo ng may body beautiful, no? So, dapat pala ganun. So, ano yung gusto natin? Yun yung una. Ano yung gusto natin? Then, sino yung mentor na nandun sa malapit sa atin? Malapit na pwede nating, oh, kumusta? Pwede tayo mag-coffee, no? Yun ang unang mentor na kukunin natin. Kasi, siya yung parang, ano, buddy-buddy natin. So, kung may friend naman tayo, oy friend, ikaw yung buddy-buddy ko, tulungan mo nga ako dito. Ay friend, may date kasi ako ngayon. Friend, yung anak ko kasi mag-i-school ngayon. Hindi mo siya makukuha kasi hindi siya available every time. So yun ang tinatawag na mentorship. Kailangan ng mentor na babayaran mo kasi you paid the time ng taong yon, ilalaan niya sa'yo kasi you're paying that person at malapit sa'yo. So sabihin natin kahit ang dami mong pera, talagang bibigyan ka niya ng panahon. Kaya lang ang tanong, kaya mo na ba yung level niya na ituturo sa'yo? Baka first timer ka, marami akong pera, bayaran ko na to. Kaya lang yung time din nun, ma-exceed din, di ba? Siyempre, bibigay sa'yo, maraming pinuturuan yan. Kaya mo na bang makalevel doon?
So first, take the grade 1 class, grade 2 class, grade 3, hanggang mag-high school. Pag nandun ka na sa medyo high school or magka-college, sabihin mo na, ay gusto ko na, direct na ako kay Robert Kiyosaki. Tawagan ko na siya, magpapa one-on-one na ako. So yun pala, so we get ready. I-ready natin yung sarili natin. So yun yung natutunan ko na, mentor, ano yung gusto mo? Ano yung gusto mong ma-achieve? Hindi yung, ay hindi, ang paborito ko kasi si ganito eh. So, pero ang gusto mong ma-achieve is iba. Diba? Gusto mo nang, ayun nga, sabi ko, gusto yung maging body beautiful. Pero ang paborito ko talaga is si Robert Kiyosaki. Kaya siya ang magiging mentor ko. Pero ang gusto mong ma-achieve is maging sexy. Ay parang mali yung mentor mo. Pero kung ang gusto mo about investment, talagang gusto mong from poor to rich, dun ka kay Robert Kiyosaki. Diba? Ay, hindi ko gusto kasi ang gusto ko yung ano magandang ano katawan yun, yung nasa beach. Pero mentor kasi yun eh. Ito, pero gusto ko yumaman. Pero yung ano, healthy ang ibibigay nun sa'yo. So yun lang is ang advice ko sa mga viewers natin na ano yung gusto natin. Then find someone na malapit sa atin, katulad nga sinasabi ni Miss Susan na yun, kaibigan niya yung nag-mentor sa kanya, di ba? Kaya kinausap niya, pwede bang i-mentor mo ako? So yun, maganda. Then ito, when do we need to start finding a mentor or learning? So when is the time sa tingin ninyo? Any sinong gusto? Ako na lang. When is the time? I'm Miss Ma'am Grace. When is the time? Yeah. Any time. Yan po yung aking sagot. Kasi walang oras eh. Nasa iyo yung oras mo. So if you really want to learn, talagang you will find time. Kahit every day, siguro yung 1 hour na yan, napakalaking bagay na marami kang matututunan. Actually, ako talagang I spend at least 1 hour na, especially every morning, kasi best time talaga for me is yung early morning. Yan, magbabasa ka lang ng libro. If you want to read your books, ang dami mong mapipick up na best quotations or mga key takeaways. So yan po yung talagang isa kong nakikita. And then, when it comes to writing din, ano, sabi nga nung mentor ko, sabi niya, alam niya kasi pare-pareho kaming busy. Find time, kahit 30 minutes ka lang, magsulat. You don't, wag muna yung grammar. Hayaan mo muna yung grammar. Just write what you want to write. Tell the story. Later na natin tignan yung mga grammatical ano natin. Kasi kailangan mo munang isaayos kung ano ba yung storing gusto mong isulat. So 30 minutes is enough every day. So yun yung isa niyang advice. And then ang isa pa siguro, depende kasi kung yun nga, no, kung ako ang best time ko is morning, depende siguro sa iba. Baka sa kanila gabi naman yung best time nila to learn or para mag spend ng time para mag-aral. So yun lang, kailangan lang talaga nating mag-alat ng konting oras, di ba? Kasi right now I know mga busy mom tayo and then we have a lot of things na pinagkakaabalahan. Hindi naman siguro mawawala kung yung napaka-konting oras ay i-alat natin for learning. So yun, any time of the day pwedeng. Ayan, anytime of the day, maganda yan. Syempre, para hindi ma-pressure, no? Maganda ring ano, magandang gawin yan. Alright, how about Miss Carol? Ano yung advice mo sa kanila? Kailan sila pwedeng mag-aral, mag-start, no? Kailan ba mag-start sa pag-aaral? Kasi marami tayo, gusto ko mag-aaral, pero kailan? 10 years ago mo pencil, sabi. Actually, every day, you need to improve yourself. So, marami namang mga ways, di ba? Like sa YouTube, marami ka dong mapapanood. If you're into business, marami doon sila Eric Worre. If into relationships or spiritual improvements na manahabol mo, best is to read books. Yun talaga ang... Ako, ang dami kong books about mga spiritual and relationship improvements. Lahat yun talaga nakatulong sa akin. Kaya kahit luma na yung mga books ko na yun, inuulit-ulit ko pa rin siya kasi makakalimutan mo pa rin eh. Kahit nabasa mo na, kailangan i-refresh mo kasi ang mind natin, di ba, lalo na bumabata. So kailangan talagang ulit-ulitin. Hindi mo siya ma-memorize. So,
Ayun. Every day you should improve yourself para kapag merong kang mga friends na, kasi yung pag na-improve mo na yung sarili mo, tapos may ma-meet ka mga friends mo na they need help, ma-share mo yung mga learnings mo sa kanila eh. So, para hindi lang ikaw yung nabe-bless, pati yung ibang tao, yung mga na-meet mo, mabe-bless mo rin. So, binigyan ka ni Lord ng mga blessings na yan. So, i-share mo rin din sa iba. Yo. So, everyday talaga yung marami tayong nakikita, no? May mga nating i-start, no? How about you, Tila? Ano yung ano, advice mo naman para sa kanila? Ayun, dapat talaga, no, ngayon na, this is the time na mag-start, no, start talaga, kasi kung hindi talaga nga naman, at saka dapat maging may authority ka sa sarili mo, kasi wala tayong ibang kalaban din dito, kundi sarili lang din natin, eh. Diba? Kaya alam mo naman, syempre, minsan talagang inaabot ka ng katupakan dyan. Lalo na pag nanay ka, all around, ang household chores hindi natatapos. Kaya dapat talaga, kasi pinanggalingan na natin yan, iikot at ikot-ikot lang ang gawain yan. Walang katapusan. Kaya dapat ngayon pa lang, bigyan mo na ng oras. Sabi nga, 30 minutes to 1 hour, 'di ba? Na learnings, new learning is exciting, 'di ba? So kailangan talaga. So sana nga, no, sana kung pwede nga lang din talagang i-share din natin yung ating mga natutunan, kaya dapat magandang makipag open up din tayo. Kung yes, tama yun, oh, a new you. So gusto ko yun, si Susan, no? So dapat talaga din mag-umpisa kasi sa sarili muna natin, no? Baguhin natin yung sarili natin. Kasi unang-una, kahit gustuhin natin matuto, marami tayong gustong matutunan, kung hindi rin naman din natin babaguhin, especially yung schedule natin as nanay talaga, naku po, walang katapusan ang gawain bahay. Kaya nga sabi ko nga, kung yung gawain bahay na yan, eh nagbibigay ng kayamanan, ang tagal na natin mayaman. Diba? Yun nga lang, talaga nga, yun yung mindset natin as nanay. So, mas maganda, mag-improve yourself, yes, and then, anong tawag dito, yung mag-explore. Yan, explore to another things na alam natin na may magandang patutunguhan. Kasi kung yan at yan pa rin yung ginagawa natin araw-araw, bukas ganun ulit yan, di ba? So, yes. So, kaya mas maganda maging open up tayo sa mga bagay-bagay na may darating na mga opportunities na yan. Kasi isa din po yan sa talagang magbibigay din sa atin ng kaalwahan, syempre. Yung learnings pa lang eh. Yun yung isa din talaga sa magpapabago din ng ating ano, ng ating status, ng ating schedule. Yes. So ako, talagang isa din ako sa produkto, no, ni Miss Grace Stein. Kaya nga talagang dito kami nagkakakilanlan at nabitbit din natin siya sa isang isang bihikulong pang-financial. Kasi yun nga. So dito kasi ang kumbaga ang mindset mo rin mababago, no? Parang ma-embrace mo rin yung mga positivity, kung ano yung kahiligan ng isang grupo. Kasi sabi nga, tell me who your friends are and I tell you who you are. Diba? Kaya kung naroong ka sa mga kagrupong kananin na puro chika-chika, nako, talaga na mapapabarangay tayo. Diba? So dito tayo sa mga chika-chika na ang later on ay cheke. Eh. Diba? Yung pagkakakitaan. Yes. So be part. No, be part doon sa mga entrepreneur na mga mindset. So, yes, yan yung isa. Yan yung isa sa dapat talaga umpisahan na natin ngayon na kung talagang meron tayong gustong baguhin. Yan. So, yun lang yung konting ma-share ko rin, especially sa mga nanay na kagaya ko, kagaya natin, na talagang, especially ngayon, kasi online, pandemic, hindi tayo talaga basta-basta makalakwat siya, nasa bahay lang. Unang-una, talagang tuliro ka kasi lahat na ng gawain, nakikita mo, mga kalat dyan, kalat doon. Eh, kung yan talaga bibigyan mo ng oras, wala.
nako, talagang worst scenario, hala, hayaan mo yung kalat na yan, di ba? So, kailangan, hanap tayo ng mag-explore tayo ng magandang pwedeng ma-enhance din naman yung kaisipan natin. Baguhin din natin kasi iba pa rin yung meron tayong new learnings. Ayan, so maraming salamat. Thank you. Talaga napakaganda ng mga advices, no? So sa akin naman ang isa kong may i-share is when, no? So when. So when is the time to learn? Yan is when we lead ourselves. So, kailan ba tayo magiging leader ng sarili natin? So, yun. Ito yung natutunan ko sa John Maxwell as a coach and mentor na kailangan pala, sino ba yung magpo-coach sa akin? Sino ba magme-mentor sa akin? Of course, marami dyan. Pero, unang-una, syempre, kung sa financial, wala ka pang makuha na magbabayad ako para may mag-coach sa akin. So, ang una-una siguro is be around with people na katulad nito. Free naman, no? Pwede tayo magtanong ano ba yung dapat kong gawin. Then, second step. Una magtatanong, be in the group muna. Diyan, nakatayo ka lang. Diyan, makihalubilo ka lang. Kahit huwag ka magsalita, okay lang. Diyan ka lang, makigrupo ka lang. Pumasok ka lang sa isang grupo. Then, ang sunod, paano gawing leader ang sarili? Kasi pag wala sa yung magli-lead, sabi nga ni Miss Susan, wala sa yung magme-mentor, hindi mo magagawa. May time na hindi mo gagawin, no? So ngayon, ilagay mo muna ang sarili mo sa leader. Ikaw ang leader. So kumbaga ako, si Grace number one at saka si Grace number two. Si Grace number one is leader. Si Grace number two is tamad. No? So student yung isa. Sabi ng student, ayun, pumasok. Sabi naman ni Grace number one, oops, ako ang leader mo. Susunod ka sa akin. Ah, oo nga pala. So, yun. So we need to make another leader. Meron tayong imaginary leader na tinatawag. So gagawin nating leader yung sarili natin. Kasi once na hindi natin ginawa, wala tayong isang number one superhero leader na tayo pa rin kasi hindi pa natin kaya mag-hire, no? Pag mag-hire na tayo, okay lang yan. Pero pag hindi, tayo muna, imaginary leader, sarili natin, turuan na muna natin na, yun nga, ang first step na, gawin nating leader ang sarili natin, first thing in the morning, make up your bed. Try natin, make up your bed. So yan. So sa mga nanay na mga super busy, magluluto na, hindi pa nagawa yung bed, makikita mo na once na hindi mo pa ginawa yung bed at ikaw ay nagluluto na doon, ibig sabihin may problem. So, making your bed is the first step in the morning. Parang nagluto ka na, hindi ka pa nag-toothbrush. So, you make up your bed, pagising, pagbaba ng paa, thank you God, thank you. So, yung dalawang word na yon, thank you. After magbaba ng pasalamat ka kay God for that day, then you make up your bed. Make up your bed. Then, punta ka sa salamin. Kasi syempre, magtututbrush ka. Kung walang salamin sa toilet, maglagay ng salamin, tingnan yung sarili. Make a smile. Smile. Hi, hello, Grace. Kumusta ka? Hi, hello, Susan. Hi, hello, Sheila. Hi, hello, Carol. So, yan. Then, we can do the next thing. So, yun, very simple. Siguro kaya ng lahat gawin, di ba? Grace, ikaw ang leader ko, ha? Ikaw ang leader ko. Ikaw, tamad ka. Susunod ka sa leader mo. So, tuturuan, kakausapin natin yung sarili natin. Because the best relationship, sabi nga, yung success is apat na ingredients. Relationship, equipping, attitude, leadership. So, yun. Diba? So, unang-una, we have good relationship with ourselves. So, tayo yung leader natin. So, make a good leader. And when is that starting? Maybe starting today. Ayan, bukas. Grace, bukas may leader ka na. Halaka. Gising mo. Magme-make up ka na ng bed. Ayan. So, kakausapin mo yung sarili. Magsayhay ka sa leader in the morning. So, yun lang ang aking ma-advise sa ating mga viewers. So, siguro napakadaling gawin no? So, kayang-kaya ng gawin.
So, okay. So, meron pa kayong idadagdag. Thank you so much sa ang dami nating naibibigay na, ano, na sharing today. So, yung mga hindi ko alam, alam ninyo. Yung mga alam nyo, ano, hindi ko rin alam. So, parang nag-share. Ito yung maganda, mag-sharing tayo. Kasi pag isang ulo lang daw, kulang. Pag madami, mas madami, di ba? Okay, so, say your last advice or greetings or sa ating mga viewers. Go ahead, Miss Carol. Ang masasa, ang last advice ko is make yourself more exciting every day by learning new things. Para hindi naman yung paulit-ulit lang yung alam mo, puro chismis, puro bad news, kung ano-ano. So, para pag may makausap ng ibang tao, may matutunan naman ng maganda sa'yo. So, magbasa-basa ka ng something na that it will improve yourself. So, kasi mas exciting yung tao makausap na maraming alam kesa yung ang puro ibabalita na lang sa'yo is yung kung ano yung nangyari sa neighborhood na hindi ka naman interested. So, kaya gusto kong kausap si Sheila na kapag magkasama kami niyan, kulang ang 3 hours, 4 hours. Kasi talaga yung learnings niya, learnings ko talagang sinishare namin sa isa't isa. So, ayun. Make yourself a woman of substance. Thank you. Ayan, napakaganda niyan. Yan talaga kailangan natin. Exciting, no, para everyday din. Nakaka-smile tayo palagi. Ayan, how about Miss Sheila naman? Miss Sheila? Yes, yes, ayun. Okay, sa akin, yes, totoo yan, no? Talagang pag magkasama kami ni Sister Carol, walang katapusan. Walang katapusan chikahan. Ayan, sa akin naman, no, kumbaga layo ka doon sa ano, sa kanakagisnan mo na yan, no? Change to another set of ano. Yun nga, maganda yung meron tayong community. Community of 2 or 3 na alam mong merong mag-step step up ka. Doon tayo kasi mas marami tayong matututunan kung mag-i-step up ka doon sa mga bagay-bagay na alam mo nga kasi kumbaga kung ayaw kung diyan ka pa rin diyan sa pinatatayuan mo na alam mo a few years back yun at yun pa rin yung nangyayari then let's move to another ladder, no? Doon tayo mag-step up tayo para ayun nga na may matutunan tayo kasi iba pa rin talaga yung meron kang ano, meron kang may matutunan pa tayo sa other shared idea pa ng mga group of friends, 'di ba? And of course, punta tayo doon sa mga positive friends, 'di ba? Para mas madadala tayo. Kasi nga, yes, leader one, ikaw follow ka, leader Suisa, follow ka doon sa leader mo si Sang Sheila, 'di ba? And good thing, thank you doon sa napakagandang ano natin, no? Make up your bed and then smile, kausapin ang sarili. Yes, maganda po 'yan. Apply na natin. Thank you, Miss Grace, Miss Carol, and yes, Ma'am Susan. Okay, Miss Susan, go ahead. Yeah. So, ang daming great learnings talaga today. So, I believe tama talaga yung sinabi ni Ma'am Grace. Kasi every morning, yan yung ginagawa ko rin na pagising pa lang sa kama, bago nga ako tumayo, yan, I pray talaga na thank you, Lord, thank you for this life. And then, make a bet, totoo yan. Minsan kasi, at least mas maganda yung nagbibet ka. Minsan sabi ko, I need to call 10 people today. Yung mga ganun ba? So, it's up to us kung ano yung gusto nating talagang gawin ngayong araw na to. Dapat lang talagang positibo na ito yung gagawin ko, kailangan kong gawin para at least yun yung inspiration mo na magawa yung mga bagay na yon. But aside from that, siguro yung masasabi ko lang, kasi right now, no, sometimes if we fail, sasabihin na natin, ayoko na, ang hirap na pala nung aking mga goals in life. Parang hindi ko na kaya. Palitan ko na lang kaya, pero yun yung gustong-gusto mong gawin. So, nadadaan tayo dun sa takot natin. So, before we end, sabi ko nga sa inyo, favorite book ko, ito yung babasahin ko na lang para ma-impart. Dun sa A New You, sabi dito,
turn defeats into victories by much prayer, humbleness, and patience. You can control your attitude towards circumstances. And then sabi rin dito, dare to look toward triumph, set forth to achieve it today. Remember, there is only one thing we take out of this world, our character. So tama si Ma'am Carol din, no? Sabi, be a woman of substance plus with character. So yun lang po. So sana hindi tayo mag-quit every time na may mga dreams tayo in life. Keep pushing lang para ma-achieve pa natin yung mga goals natin in life. So pag may mga failure, hanapin natin bakit ka ba nag-fail. Ano yung reason? So try to look at the things na baka siguro nagkulang ako on something. So yun yung i-improve natin at huwag tayong ma-discourage dahil nag-fail ka na. Kasi failure doesn't mean na nag-fail ka. It only means na kailangan mo pang pagbutihin yung sarili mo. At kailangan mo pang look for something or look for that failure as a challenge to improve yourself and be a better person. So thank you very much. God bless everyone. Thank you. Nice chatting with you girls. Thank you so much. Back to you. Thank you so much, Miss Susan. Maganda yung book na yan. So later, i-screenshot kasi. Yeah, I will share. It's very good. So yun nga, sabi, di ba, no? Yung failure natin, hindi ibig sabihin talagang nag-fail na tayo. So sino sa inyo naglalaro ng basketball or may family na naglalaro ng basketball? Mine. Me. Diba? Halos lahat, no? So dito sa basketball, may tinatawag na pivot. Alam mo yung pivot, yung step ng pivot. Yeah. Dito ba siya pupunta or dito? So yan, pivot na yan. Next session natin, gusto ko yan i-share about what's the pivot in your life. Right? Okay. So yan, sana marami tayong natutunan today. So ayan, may mga advices pwede nating panoorin tong video na to. I-share natin sa ating mga friends na or family na baka gusto nila ng free advices galing sa mga mommies, no? Ayan. So, thank you so much for joining us today, this Monday. Ayan. So, pwede tayo mag-invite ng mga friends pa natin na same-minded people. Baka may ma-i-share sila sa ating live na to. So, invite natin sila sa susunod. Alright. Thank you so much, everyone. Maraming salamat po. At to our next, come join us again. At saka pwede rin kayong mag-join dito na mag-share. Yan. Para to sa lahat ng mga mommies. Ayan. Thank you. Thank you, Miss Grace. Mom Carol and Mom Sheila. God bless. Bye. Thank you.